Ay, kalisod. Sa Bisaya, madugo, komplikado, masalimuot, mahirap. At mukhang ganyan din po, mga kapatid, ang theme song ng urig na Pinoy na soprano na si Jovita Fuentes. Ang kanyang bigong pag-ibig, ang pangalan Manuel Rojas, dating gobernador ng Capiz at naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Bakit hindi naging happy ang ending nilang dalawa? Alamin natin ngayong gabi dito sa History. Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Bahay na lang kita. Sana kapit-bahay mo siya. Galing magpiano to. Mga kapatid, ganyan po nagsimula ang kwentong pag-ibig ni Manuel at Jovita. Paano naman kasi, magkapit-bahay ang mga pamilya nila sa Capiz. Dalawa sa pinakamaimpluensyang pamilya sa Capiz ang mga Acuña at mga Fuentes. Ang boy wonder ng mga Acuña, walang iba kundi si Manuel, o kilala sa palayaw na Manoling. Maagang naulila sa ama, lumaking lolos boy si Manuel. Itong lolo ni Manuel Rojas, medyo liberal ang pagpapalaki. Kumbaga, laki sa layaw, in a way, si Manoling o Manuel Rojas. Hinayaan niya na mabuhay ng independently nang hindi masyadong nirerendahan. Habang mga Fuentes, ipinagmamalaki naman ang kanilang magiliw na si Jovita na kabataan pa lang, kinakitaan na ng angking talento sa musika. Ang kanya yung mahusay magpiano, mahusay umawit. Therefore, ang ininugang mundo ni Jovita ay mundong kaaya-aya upang hubugin siya bilang isang dakilang mga awit. 3 taon lang ang pagitan sa edad ng dalawa. At dahil magkapit-bahay sa Capiz, hindi maiwasang mag-cruise ang landas ng mga bagets. Madalas kasi silang magkita sa loob ng simbahan. At dahil nga unang sulyap yun ng isang batang lalaki sa batang babae, na-develop yung gusto ni Manoling doon sa batang Jovita. Pero may isa pang nag-uugnay sa dalawa. Kasal ang kuya ni Manuel na si Mamerto sa atin ni Jovita na si Mercedes. Yun nga lang, biglang naudlot ang kanilang papausbong pa lang na puppy love. Pinalipad si Manuel ng kanyang lolo pa Hong Kong para mag-aral ng Ingles. Kailangan yung apo niya ay mas matayog ang kaalaman sa wikang ito. Matapos mag-aral ng Ingles, bumalik sa Maynila ang 13 anyos na si Manuel para ituloy ang pag-aaral sa Manila High School. Di kalaunan, nag-aral din siya ng abogasya sa UP. Nagtapos na valedictorian sa College of Law, nag-number 1 sa bar exam 1930 at kauna-unahang top notcher ng Universidad ng Pilipinas at naglatag ng batayan upang ang mga magtapos sa law sa UP ay kailang sundan ang kanyang yapak na iniiwan. Sakto namang ipinadala rin sa Maynila si Jovita ng kanyang ama na si Don Canuto. Nag-aral siya sa Santa Isabel, ang pinangarap na kanyang tatay na papasukan niya sapagkat sa palagay ng tatay niya, ito ang pinakamahusay na school na dapat magtapos ang kanyang anak sa larangan ng musika. Nang matunugan ang presensya ng kababata, ayun, dumiga na si Manuel. Umira si Jovita dun sa mga tita ni Manuel, yung mga Luis. No? At dun nga, ang nangyari, parang, uy, ano to ah, okay to, grand opportunity ito. No? Kung akala ni Manuel ay lusot na siya, strikta ang kanyang dalawang old maid na tiyahin ang mga bantay ni Jovita. Grabe. Galing mo naman ang bihe, Roxy. Gusto ko rin magturotot eh. Turoman naman ako. Mag-enroll ka rito. Mag-enroll Pero mga kapatid, kahit gaano ka-stricto, ito mga kaanak ni Manuel, aba,
wala silang panama. Kasi hindi na alam, dumadamoves na pala itong bata nila. Ninja! Ninja ka ba, John? Hindi. Gusto ko lang matuto mag-tarotot. Sige, isa pa nga. Tarotot na nga. Ang ginawa ni ano, no, na ni Manuel, pumunta siya doon, nidala siyang lansones, no, para kaya sa mga tita niya. Kapag nagpiyano itong si Jovita, yung upuan, pupunta niya sa direction na mapapanood niya direkta si Jovita na tumutugtog. Eh mukhang nakahalata yata magkapatid. At para guardyado 24/7 ng dalaga, kumuha pa silang chaperon. Si Paula, isa ring matandang dalaga. Siyempre, makukumpleto ba ang teleserye o pelikula kung wala mga sumusuporta sa bida? Nako, sa kwento natin mga kapatid, ang papel na yan ay ginampanan ng walang iba kundi ng kasambahay nila na si Paula. Huwag lang kasambahay. Gunsa lang, andito naman ako eh. Ganun? Basta, bawal na yun na ba? Hindi mo kay Virgie. Sino si Virgie, tol? Kasama nila sa bahay, tol. Inaaswang mo? Kasi, diba? Nako. Kasambahay. Nako, mga kapatid. Kung akala ng mga kamag-anak ni Jovita na si Paula, ang kanilang kasambahay, ay magiging parang gwardya nila laban sa mga nanliligaw, diyan sila nagkamali. Liberated pala itong kasambahay na to, mga kapatid. At si Paula pa ang nagmulat ng mata ni Jovita para mapansin ang mga galaw ni Manoling. At itong ate mo, more than willing palang magpalit ng papel from chaperon to tulay. Yung matandang katulong na si Paula. Alam mo yun, parang usual kwento ito sa telenovela, no? Ay, binubuyo si Jovita. Uy, may gusto sa'yo yung si Manoling. Pero patay mali siya lang ang dalaga. Si Jovita naman, hindi naman ganun kasing agang nakaramdam sa opposite sex. Unlike ni Manuel na mas maaga. Nagkaroon lamang ng sign na nagkagusto si Jovita Puentes sa kanya noong panahon ng pagdadalaga na ni Jovita. Pero never say die si Manoling. Hanggang isang araw, sinorpresa niya ang dalaga nang umuwi sila sa Capiz. Sila ay namasyal sa Suhot Cave sa bayan ng Dumalag. Sa tagpong iyon, habang sila naglalakad malapit sa cave, nakakita si Manoling ng flower ng Azucena. Kinuha niya ito, inabot kay Jovita, pero tinanggihan sa kasimple tinanggihan ni Jovita, nasaktan si Manuel. Ang harsh! At hindi pa nakontento ang dalaga. Tinanggap niya ang isang inabot na flower din ng isang binata, mismo sa site ding yon. At alas madurog ang puso ni Manuel sa tagpong iyon. At dahil nakaramdam si Jovita ng sign na nadudurog ang puso ni Manuel, nagparamdam na siya na type din niya ang lalaki. Muling inialay ni Manuel ang bulaklak kay Jovita at nangako ng kanyang wagas na pag-ibig. Si Manuel mismo yung nangako. Itago mo yan. Pagka kinuha ko yan after 1 year, mahal pa rin kita. So, ayun, nakita pa rin sila eventually. At after 1 year, di ba ang saya-saya, no? Nahingi ulit ni Manuel yung bulaklak na itago pa rin ni Jovita. So, alam natin ngayon, we are now sure na si Jovita, mahal niya si Manuel. At dito na naging opisyal na in a relationship ang kanilang status. Tumagal din ng 3 taon ang pagsasamahan ng dalawa. At sa sobrang pangmatagalan na pananaw ni Manuel sa relasyon nilang dalawa, inalok niya ng kasal si Jovita. Pero si Jovita, mukhang nabigla sa proposal ng binata. Si Jovita gusto niya dumaan sa proseso. Ibig sabihin, kausapin ng magulang. Si Manuel, ayaw niyang kausapin ng magulang. Kasi sa tingin ni Manuel, katulad ko lang yung kuya kong si Mamerto. Gustong-gusto siya ng nanay mo at saka ng pamilya mo. At dahil dyan, isang masaklap na no ang kanyang natanggap. Hindi siya type. Marahil dahil sa baka delikadesa. Ang baga parang pakiyawan sa term ng mga Bisaya. Parang pinapakiyawan nyo ng magkakapatid. Naiwang sugatan ang puso ni Manuel hanggang sa manlamig na ang kanilang pag-iibigan. Pero move on lang din pag may time si Manuel at nagbalik buhay single. Katunayan, kung dati ay lagi silang tandem ni Jovita sa pagpunta sa mga pagtitipon,
Ngayon, nagagawa niya ng mag-solo flight. Gaya na lang nang pumunta siya sa Carnival de Manila, isang patimpalak para sa magagandang dilag ng mga panahon yun. Hindi sinama si Jovita, ni Manuel. So, anong nangyari? Ang ginawa ni Jovita, nag-disguise ang lola mo. Ano nangyari? Pumunta siya doon sa Carnival ngayon. Si Manuel, hindi pa niya makita kasi naka-disguise din. Nakakita din yan. Pangamba ni Jovita, baka raw may ibang katagpuin si Manuel. Ang kanyang hinala, naging katotohanan. Huli sa akto ang pagiging sweet ni Manuel kay Trinidad de Leon, isang binibini na mula sa angkan ng mga politiko sa Bulacan. Hindi nakikita ni Manuel na ilang hakbang lang, nandun na si Jovita, alos na nakikita-kita na niya. Imbis na gumawa ng skandalo, umuwi na lang si Jovita. Dito nasaktan si Jovita Fuentes at sabi niya sa kanyang talambuhay na ito ang pinakamasakit na suntok sa aking dibdib. At para makalimot, naghanda na lang siya para sa kanyang paparating na birthday party. Sa aming pagbabalik, tunghayan ang malapilikulang pagtatagpo nila Manuel, Jovita, at Trinidad. Sir, hindi pa tayo kain? Kung hindi pa nag-almusal, kain na pa ako nagutom. Ibang klase rin mag-isip tong si Jovita. Abay, para sa kanyang kaarawan, inimbitahan lang naman niya ang kanyang karibal, si Trinidad. Eto na, finally, nagkita-kita sa birthday party ni Jovita yung tatlo, si Manuel, si Jovita, at si Trinidad. At ang unang eksena sa party, ang lolo Manuel nyo, na nooy gobernador na ng Capiz, aba, bigla raw nag-tantrums. Sabi kasi ni Manuel ganito, labas ka, di ako lalabas. Ngat hindi si Jovita ang una kong sayaw. O para matapos na ini. Sabi ni Jovita, "Okay, game, no? Tayo magsayaw tayo." So nagsayaw nga sila. Pagkatapos ng huling nota, sabi ni Jovita, "Pwede mo na siyang isayaw ng buong gabi." Ang tinutukoy ni Jovita ay walang iba kundi si Trinidad. Ito na pala ang huli nilang pag-iibigan dahil ipinaubaya na ni Jovita ang kanyang minamahal o boyfriend doon sa kanyang karibal. At makaraan ang isang linggo, nagpakasal na sila Manuel at Trinidad. Winelcome pa nila yan nung bagong kasal. Nandun si Jovita. Napakasakit doon nung moment na yon. Dumating si Manuel kasama si Trining, winelcome siya ni Jovita. Alam mo sabi sa kanya ni Manuel, ikaw may kasalanan kung bakit nangyari ito. Hurt! Ang chismis, itong pagpapakasal ni Manuel kay Trinidad ay isa raw political move. In short, pinadikta raw ni Manuel ang kanyang puso sa kanyang ambisyon. Si Pangulong Quezon Pangarap ang naging susi para magkakilala ang dalawa. Unang-una, kung ikaw ay nag-iisip na tumakbo sa mas mataas na posisyon, mangangailangan ka ng isang pamilya rin na posibleng makapagpalawak ng iyong political connection. And this Trinidad de Leon was the daughter of a senator from Bulacan. At noong mga panahon na yon, influential ito. Umarangkada ang political career ni Manuel matapos ang termino bilang gobernador ng Capiz. Sumabak naman ito sa Kongreso at nagpatuloy pa hanggang sa Senado. Habang si Jovita naman, nagpakadalubhasa pa ng husto sa pag-awit ng opera mula Europa hanggang Amerika. Pero gaano man katagumpay ang buhay at tablado ni Jovita, siya namang ikina-fail ng kanyang buhay pag-ibig. Sa kanyang loob-loob, kung si Manuel ay gumagawa ng kanyang pangalan sa politika at ipinagkanulo niya ang kanilang pagmamahalang dalawa, gagawa na rin siya ng pangalan din sa larangan ng sining naman. At dahil raw sa matinding kalungkutan, naging theme song na ng buhay ni Jovita Fuentes ang kantang Ay Kalisod. Kalisod, tol. Mas maganda pa yung kanta ng ages, ha? Yung luha. Saka yung ulan, masambasa sa ulan. Sariwa pa sa isipan ng pamangkin ni Manuel Rojas ang ibig sabihin ng Ay Kalisod. Kalisod, kalisod sa binayaan. Ay kalisod is sadness. It's very sad to be left na mabayaan
That's the meaning of the song. Ngunit, muling nagtagpo ang landas ni Jovita at ng nooy presidente na ng bansa na si Manuel. Inanyayahan ni Ginang Quezon si Jovita upang umawit sa isang okasyon sa Malacañang. I remember she was asked to sing in Malacañang. And quite a number of friends were there na napansin na yung tiyo ko nakaganon, hindi na ano, nag-alis yung mata. Iyon ang pala ang huli nilang pagkikita. Dahil matapos ang 2 taon sa pwesto, sumaki bilang buhay si Rojas. Akinsi ng Abril, taong 1948, inatake sa puso at namatay si Presidente Manuel Rojas. Nananatiling matatag ang loob ni Jovita sa kabila ng dapat daw ay bigat ng kanyang nararamdaman noong araw na yon. Totoo yun, hindi niya talaga iniyakan. Pero hindi natin alam, baka ang kanyang pag-iyak din naman sa kabilang banda ay nasa loob niya. Tulad din ng kanyang itinagong pagmamahal kay Manuling hanggang siya ay namatay. Sa huli, may tuturing daw na true love ni Jovita, si Manuling. Kasi naman daw, hindi na kailanman siya nagpakasal at ibinuhos na lamang ang oras sa musika. Mas makabuluhan sana ang kanilang buhay kung hindi sila nagpatali doon sa kanilang mga pangarap. Bagkus ay isinabay nila ang kanilang mga pangarap doon sa pintig ng kanilang mga puso. Ano nga kaya ang aral na maari nating matutuhan mula sa malungkot na love story ni Manuel Rojas at Jovita Fuentes? Huwag tayong pakipot, diba? Iwaksi natin yung mga bagay na pumipigil sa atin na i-express yung ating sarili. Kung ang desisyon mo ay mag-focus dun sa love life mo, may magsasabra. But at the end of the day, ang importante, panindigan mo yung desisyon mo at matuto ka sa mga pagkakamali. Ay nako, career over love, ambisyon kesa sa puso. Mga kapatid, ilan kaya ang mga kwento ng pag-ibig na nagtatapos sa ganito klaseng kwento? Pero kung akala natin na sa mga soap opera lang ito nangyayari, nako, minsan nakakalimutan natin, mas matinding soap opera ang politika at kasaysayan. Mga kapatid, isa lang po ang leksyon na maaari natin makuha sa gabing ito. Ang kasawian, kadalasan, walang pinipili, mga awit ka man o pangulo ng bayan. Yan po ang history natin sa gabing ito, mga kapatid. Ako po si Lord Rivera. Tandaan po natin, minsan, ang pintig ng puso ay daloy din ng kasaysayan. Mabuhay po tayo lahat.